Guys, like, ang daming issue ngayon sa ML community. Oh my God! I mean, pwede ba tayo magsalita? Pwede ba natin pag-usapan yon? Pwede ba natin pag-usapan yon? Ha? Pag-usapan ba natin yon? Naku po, mga sir. Mainit. Blacklist versus Ogoga. Putya na yan, guys. Like, si Sir Venus nagsalita na may napanood ko yung TikTok niya, men. Sabi ko, shit! Tapos si Sir Craig din, naglabas ng video. Oh my God, men. Asan si H2O? Men, di ko alam, men. Diba? Min, ako hindi ko alam. Ako, tamang basa lang ako. When I see something, I just read it, guys. Binabasa ko lang. Ako, tamang basa lang ako dito, min. Sa mga nagaganap. Wait, what the fuck? Ako, tamang basa lang ako dito sa Gedli, min. Ha? Tamang basa na ako dito sa Gedli. Time check tayo, guys. Time check, mga sir. There you go. July 31, 4:14. Sinasabi ko sa inyo. Okay? Ako, guys, ang masasabi ko doon, to be honest. Ayun na. Sana. Wala akong pinapanigan na parte doon kasi hindi ko naman gulo yun, men. Nananahimik ako dito. I see it. I like it. Mainit. Ang mahalaga sa akin, maging mainit ang MPL. Diba? Ayun yung gusto natin. Ang gusto natin, maging mainit ang labanan. Ito na yung masabi ko, guys. Okay. Ang daming, ano? Daming lumalabas na... Sasabi ka lang, Sir Venus, wala kayong utang na loob. Pagkatapos kayong kukupi ng blacklist. Tapos sabi naman sa blacklist. Yan. Ang laki ng cut nyo. Ganyan, ganyan. I mean, ano mahirap, guys, eh. Alam nyo yun, like, okay, magkaminan tayo. Okay? Sino ang bumibili ng slot sa MPL? Yung organization. Okay? Listen. Ayaw may sausaw, ha? Ayaw may sausaw. Sinasabi ko lang opinion ko, ha? Basta sinasabi mo, Dogs, naikisali ka. And! Opinion ko lang. Walang may pake sa opinion ko. Ako lang. Magsasalita na din ako. Hindi, joke lang. Pero sa akin, guys, okay. Honesty, ha? Pag-alam nyo lang. Okay? Sino nagbabayad ng MPL slot? Organization. Di ba? Organization. Org. Ang magbabayad ng MPL slot. Alam natin yan. Alam natin yan! Huwag niyong sabihin hindi. Okay? Now, eto, guys. Okay? Saan kukuha si organization ng pera pambayad ng slot sa MPL? Is either mayaman ka, bibilin mo yung slot, or maghahanap ka ng investor. Okay? Now, pag nakahanap ka ng investor, depende to sa investor ko ilang porsyento kaya niyang ibigay. Siyempre, investor na yon, may terms yon. Sasabihin na, okay, 5 years or every year, kuha ng dividendo, 6 months, ganun. Alam mo yun? Okay? Now, side sa side ko, ha. Guys, pag alam nyo lang, ha. Ayun lang yun. Okay? Now, pag mag-ROI si organization, kailangan niya ng brand deals. Now! Eto na. Eto na yung sinabi na Sir Venus na up to 30 to 60% cut. Okay?
Now, syempre, yung organization, guys, kailangan pa niya magpasahod, kailangan pa niya pasahodin yung management, yung back-end, yung player, yung coach, yung staff, lahat-lahat. Okay? Now, depende sa na-firman nilang kontrata yun. Okay? Depende sa na-firman nilang kontrata yun. And wala akong pake dun. Okay? Kung ano na-firman nila. Me! As an, for example, player or influencer with a marketing value, with a lot of marketing value, okay, ini-negotiate ko bawat bagay. Okay? Ini-negotiate ko yan. Okay, ilan yung cut mo, ha? Pero sa universal language, pagdating sa agency cut, or sa mga nag, ako niya, may kaibigan ka, nagbigay ng brand deal, universal language, 70-30. 70 sa influencer, 70% sa influencer, 30% sa nagbigay ng project. No matter what. Now, pwede mo yun i-negotiate. That's negotiate. Ang problema kasi, guys, okay, hindi ko sinasabing lumaki yung ulo. Ang isang tao, okay, opinion ko lang to, ha? Opinion ko lang to, ba? Sabihin nyo, may hate. Wala, basically, wala akong hini-hate. Andito lang ako para magpa-hype. Okay. Basically, wala akong hate, man. Like, di ko sinasayang yung oras ko sa pag-hate. Okay, but still, para sa akin, guys. Okay, ah. Para sa akin, na. Once na may napatunayan yung player, lumalaki ulo nila. Okay. They never saw na, alam mo yun? Na, shit, kung di tayo kinuha, asan ba tayo? Kangkungan, di ba? I mean, di ko sinasabing lumaki ulo na serve ni La Venus, ni La Vice. Okay, joke aside, okay. I think they deserve it, eh. Deserve talaga nila yun. They deserve a raise, they deserve everything. Kasi, dami nila napatunayan. But still the fact na, kung wala yung blacklist, wala kayo. You know, like, shit. Pero, ang problema lang, syempre sa blacklist, kung legit yung 60-30, up to 60% cut, ayun yung masahol doon. Now, depende. Like, sa akin kasi, guys, depende. But in the end of the day, may tama din sila Venus, tama din si Trike. Ito lang kasi, pag maintindihan nyo, pag malaman nyo, ha? Pag malaman nyo, men, ha? As a CEO, okay lang yun na lumipat ng team, discussion, pero as a tao, syempre nasaktan. Akala niya hanggang dulo, ganun din nasa isipan ko nun, eh. Nandun sila Renny J, sila H2, Yahweh, sila James, sila Mitch. Kala ko hanggang dulo kami. Ano mo yun? Kala, putang ilang, di pa nagsak. Kala ko hanggang dulo kami, but then reality hits, man. Reality fucking hit. Ang kinagkaiba lang, ako, wala na akong pill slot. Si Blacklist may pill slot. Pero reality hit, man. Masakit man sabihin, pero katotohanan is katotohanan. Alam mo yun? Now, vice versa. Diba? Vice versa. Kailangan ng Blacklist ng player, kailangan ng player yung Blacklist. Pero para sa akin, both side mali, eh. Like, both, I think, in my opinion, ah,